Masaya ang pamilya kung ito ay kumpleto. Pero dito sa panibagong scout ko, ay labis kayong maiiyak. Isang dalaga na naghahangad na makita ang kanyang ama. Dahil ito'y iniwan simula nung nasa tiyan pa lamang siya ng kanyang ina. Kasi po, gusto ko po talaga makilala yung papa ko, tsaka umaasa na makita. Hello mga Kalingapa, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Caliada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pinutin po notification bell para lagi po kayong updated po sa mga bago kong upload. So ayan, sinama natin po si Jeremy sa ating scout. So ngayon po mga Kalingapa, meron pong pinabot si Tita Heidi para sa mga taong tutulungan po natin. At meron pong isang citizen na na isang nanay na nag-message po sa atin na need niya ng tulong. Isa po siyang single mom. Yan, nangungupahan lang daw po sila. So ay naabutan po natin ng biyaya mula po sa kay Tita Heidi from Trusa Family. Maraming salamat po Tita Heidi sa mga pinapabot niyo pong pagmamahal sa mga taong tinutulungan natin. So ayun, excited ka na ba na maglingap tayo ngayon? Excited na po. So yan. At makikita mo kung paano magtulong si Kuya Vincent, ano? Oh. O, tara. Mga Kalingap, dito tayo. Dito po sila nag-uupa. Opo! Opo! Ay, hello, Nay. Magandang umaga. Dinilig yung hiling ko. Ito pa anak niyo, Nanay? Opo. Hello po. Kayo. Ay, sige po. Salamat. Salamat. Well, ako po si Jeremy Goldola, taga Gabon na po, proxing ko. Isa din po sa tinutulungan ni Kuya Vincent na katulad niyo rin po nangangailangan tulong. Eh. Kinakagalak na makilala ako pala si Jeremy. Si Ilayan. Oh, ganda ni Ilayan nga eh. Wala pa akong tulong. Ay, wala pa akong tulong. So ayan, magandang hapon po, Nanay. Magpapakilala po ako, no? Ako po si Vincent Caliada, isang charity vlogger po mula sa Team Kalingap. Kayo po yung nag-message sa akin. So, ayan, syempre, gaya ng inaano ni Vincent Caliada, tumutulong po ako like sa mga single mom, sa mga PWD, sa mga senior citizen. At yun, naikwento mo sa akin na mayroon kang anak na pinataguyod. Nay, ano pong pangalan niyo, Nanay? Bing po. Nanay Bing. Ilan taon na po kayo, Nanay? 15 po. Nanay Bing. At ikaw po? Ano po? Si Layan po. 18 years old. Ah, Layan. So yan, Nanay Bing, Layan, okay lang ba na itong videong ito ay lumabas sa YouTube, sa social media, kasi dito ako kumukuha ng pantulong sa mga taong katulad niyo? Okay lang po? Po. Apo. So, Nay, naikwento mo sa akin na ikaw po ay solo parent. Pang ilang anak na po si Leigh? Solo lang po. Ah, solo lang. Ilang taon po siya nang iniwan ng tatay niya? Nasa tempo po yan. Umiyak si Leigh. Nasa tempo po yan lang. Nang iniwan kayo? Grabe. Di, ibig sabihin, hindi mo nakita Leigh pa ba mo? Hindi po. Hindi ko rin po kilala. Until now, hindi mo siya kilala? Hindi. Ayaw niya pong sabihin. Hindi. Ano nga po, mas malagi nag... Hindi ko na po. Ayaw ko na po. Ayaw mo na pong ano na? Papay. Tinagtapan, ano na pamilya ng iba. Hindi po yan naka-attribute sa kanya. Nakikita ko po yan. Pero bakit hindi mo nanay pinalam kay Leyan? Nung bata pa po siya, hindi, para maintindihan, hindi pa niya maintindihan. Ngayon, pinapaano pa naman sa kanya, pinapayang paliwanag ko. Pero, ako din, papala pa rin niya yun. So, bakit labis ang pag-iyak mo, Leyan? Kasi po, gusto ko po talaga makilala yung papa ko, tsaka umaasa na makita. Yung, nung March 23 po, ko po, 18 years old ko po, di buko po, ang wish ko po doon, makita po talaga yung papa ko. Kaya, ngayon po na na-topic, ayun po, napaiyak ako. Kasi matagal ko na po talagang gustong makita yung papa ko. So, hindi ko rin po siya nakilala. Yun po yung talaga yung pinaka-hiling ko. So, ikaw na yung,
Gusto mo ba siyang maipakilala sa tatay niya? Para mas maramdaman din niya na may papa din po siya. Ano po nang isasabi? Ano po ang nagkaligyan tamo ng mga baby pa? Nagkaaway po kayo nanay? Ay, pamilya na po siyang iba. So ikaw, Lian, okay lang sa'yo na kahit iniwan ka ng papa mo, gusto mo siyang makita? Opo. Ano lang naman po, para makilala kasi kahit ano naman pong mangyari, papa ko pa rin naman po yun eh. Tsaka mas maganda po talagang makita or makilala mo yung papa mo. Kasi kahit ano naman pong nangyari, yun pa rin naman po ang kakalabasan. Mananatiling papa ko din po naman yun eh. Hindi ko na nga alam siguro pa. Wala na po kaming contact. Kung wala po nung bata po ako. Wala po contact. Ay, wala na pong contact talaga na. Pero na-explain mo kay Leanne kung ano si papa niya, ganun. Opo. Mga ano po, konting detalya lang po. Detalya, ganun. Hindi po siya lahat na ano, pero may konting detalye po na about sa papa ko. Pero ang mas gusto ko po talaga malaman, anong pangalan niya. Kung nasaan po siya, kung ano. So, by the way, parang halos parehas kayo ni Jeremy. Kaya siguro pinagtagpo kayo, ano? So, ayan, si Jeremy kasi, ano, Leanne, halos same. Pero si Jeremy, ang nagano siya, lumayas na lang siya sa magulang niya. Dahil sa bigat ng pinagdadaanan niya. Maraming pagsubok ang dumating sa kanya. Pero, alam bakit halos nagpaparehas kayo? Na kahit anong ginawa ng papa mo, andyan pa rin yung pagmamahal mo kay papa mo yun, na gusto mo makilala. Siya rin, na kahit nasaktan siya ng magulang niya, na hindi pinaramdaman pagmamahal, pero mahal niya pa rin ang magulang niya. Ano yung may papayo mo sa kanya? Ano? Kasi magkasinyidad kayo, di ba? 18 ka lang din. O, anong may isasabi mo kaya, no? Kay Leian? Ang mapapayo ko lang sa'yo, sana, kung sa tulad nito, hindi mo nakita yung dati mo dahil nga iniwan ka niya. Sana huwag kang magtatrim ng sama ng loob dahil kahit anong mangyari, tatay mo pa rin siya. Siguro lang may dahilan kung bakit niya nagawa yun. At patawarin mo siya kahit kung makilala mo siya, di ba sabi mo hindi mo siya nakikilala. Kung magkita kayo, yakapin mo siya ng mahigpit. Sabi mo, pa, kahit na nagawa mo akong iwanan, hindi ako nagtatrim ng sama ng loob. Mahal na mahal po kita dahil tatay pa rin po kita kahit na nagawa mo ako ng kasalanan. Mahal na mahal pa rin. Salamat. Opo. Yun nga po. Wala naman po akong sama ng loob sa papa ko. Kasi, kaya din po gusto ko siyang ano, ng makita or makilala. Kasi nga po, ng siyempre, iba po yung yakap ng magulang. Yes, tama. Totoo ka dyan. Totoo ka. Tama yan na iba ang yakap ng magulang. At ang yakap ng magulang. Yakap niya. Kahit hindi ginawa ng magulang. Pero sa akin ay, kung may pagkakataon, ako nga lang. Pero hindi ko nga kung mungkin pa po. Kahit sa Facebook, wala kang ginigit. Wala kang kahit na po may ibang pamilya, siya po yung unang anak eh. So baka may gusto kong sabihin kay papa mo. Anong pangalan ni papa mo? Hindi ko po talaga kilala. June daw po. Sa papa ko po, kung nasan ka man po, gusto po kitang makita. Na ngayon po na nakilala kita din daw po. Gusto ko lang po na makita ka na para maranasan ko po na may masabi na nandiyan na po yung papa ko.
na may mayayakap na akong hindi lang si mama. May mayayakap ako papa ko. May masasabi ako may papa ko. Kasi maraming... Siyempre, hindi naman po natin may iwasan yung bullying na porque wala ka pong papa, pabayaan na po siyang ina. Ganun. Yun po, yun yung inahanap-hanap ko na gusto ko pong may ma... May masabing papa ako para po mabus yung confidence ko na ay may papa ako, ganito, andito na siya sa tabi ko. Yun po, sa tagal po namin hindi, sa tagal ko po siyang hindi nakita simula po nung bata pa ako. Yun po talaga, gusto ko po siyang makita. Kaya kung nasaan man po siya, sana magkita po kami sa susunod pa. Kaya mo, ano, mabait si Lord, malay mo gumawa ng paraan na magkita kayo, di ba? Yan, yeah, Nay. Matanong po kita. Ano pa ulit doon trabaho niyo, Nay? Yung po lang. Pero ako sa ano, sa front and order. Ah, yung mga order po on-on lang. At ang mga... Ito, pang may mga sila may pupuntahan o may pinakami lang po nilang tatawagan. Yung mahirap pala po yung... Hindi po lagi-lagi ang pasok po. Kaya may isa po na... May isa po lang baon. Ah, siya po. Anong grade niya na? Grade 12 na po. Grade 12 ka na? So, grade Anong gusto mong course pag nang-ano ka? Ano po, na inuna ko pong course is BSBA. BSBA? Opo, Business Admin. Wow, ayos yan. So dito, Nay, magkano po upad niya dito? Sa pulido po, ang nababayad po rin yung mama ko po, yung napakot po nito sa mama. Ay, si mama niya pa din na nagtutulong din sa inyo? Kasi wala din naman po yung ano po sa akin, kasi ito nga alam po ako. Tinda-tinda lang yung course po ako dyan ng mga fifth grade, mga lulo. Wala din naman akong puhunan. Kasi baon ito, nag-product sa school. Natapos po yung kinikita ko, nagtutunta rin yung dyan. Ano niyo po na ipapalawanag kay Lian yung mga ganitong sitwasyon po? Nakatulad na yung wala yung papa niya, na gusto niyo mahanap. Yung ganitong hirap po yung buhay niyo. Ano yung po napapaliwanag kay Lian? Hindi. Kung ano lang yung naanito sa akin, na ano, pag-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 
kasi matalino po ito ay lang isang big owner. Wow, makapatuwa ah. So, kaya po, ang isa po nangungutang na halag po isa sa pagkaas niya. Okay. Kasi niya, wala po niya nabigay. Matagis niya. Nangungutang na? Kasi niya, kasi mama nangungutang ako, ganyan, ganyan. Kasi hindi pa niya mabayaran. Lagi ka nangungutang? Ano? Ay, hindi ayan naman po. Palagi kapag yung may ambagan po talaga na walang-wala po talaga ako. Mm. Kasi po ang nabibigay po sa akin ni mama, pamasahe lang. Mm. Tapos, saan ka ba nag-aaral? Sa Kamambugan. Ay, malayo ano? Apo, yan po sa Kamambugan. Mm. Tapos ABM po yung strand ko. Tapos yun po ng ang pamasahe ko po, 50 po yung 50 pesos po binibigay niya. Para lang po yun sa pamasahe. Pag whole day po ako, nabigay din po siyang 100. Pero yung sa 100 po na yun, yung 50 pesos po dun pamasahe, yung 30 pesos po yung ano pagkain. Yung pagkain. Kaya yung natitira po dun, pangambag ko po sa ambagan, tapos minsan kinukulang. Kaya nanghihiram po ako sa mga kaklase ko. Mm. Tapos sinasabi ko po sa kanila, babayaran ko rin po hanggang sa matagalan nang hindi makabayad. Kasi ano po natatagalan po minsan yung sahod ni mama. Tapos minsan kapag sahod naman po ni mama, syempre katapusan po yung ano, mabayad po sa bahay, ano po dito mga pangkain, budget-budget din po hanggang sa kukunti na lang din po mabigay sa akin. Kaya yun po, kaya, hindi man po sa ano, pero kinakapalan ko na lang po na mangutang or manghiram sa kaklase ko para po may maambag. Masolusyonan yung mga ano sa pangambagan. Opo. So by the way, tama yan na marunong kayo mag-discarte sa buhay. Ano? So yan Layan, lahat ng nangyayari sa buhay mo, gawin mong inspirasyon, ano? Gawin mong motivasyon ang kahirapan. Diba? Gaya kay Jeremy, ganyan din ang tinuturo ko. Mag-aaral kayo, magsumikap kayo para makuha niyo yung pangarap niyo sa buhay. Ano? Para someday makatulong kayo sa magulang niyo. Ang hirap pag hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ano? At natutuwa ako sa iyo kasi ang taas ng grades mo. Isang magandang karangalan yun para with honor. Wow. Nasa top ano ka?
Ah, wala man na po ngayon top. Ay, wala nang top. With honor po. With honor. Mga ilan ang estimate na grades mo? Ano po, depende po. Ang pinakamataas ko po na nagiging grade 90, 93, 94, gano'n. Yung average na po, yun wow. Sa lahat. Parehas kayo. Parehas kayo, bagay na bagay kayong dalawa. Parehas kayo matalino, bagay na bagay kayong dalawa. Saan ka ba nag-aaral? Jeremy, saan po ka sa... Talisay dyan po sa Dikyo po, saan si Dikyo? Dyan po nga gano'n. Ano din na siya? Grade ano ni grade 9 pa lang po ako sa totoo. Dahil po sa wala pong maayos na kalagayan ng pamumuhay, palipat-lipat po sa tirahan, mga tiyahin, tiyuhin, mga side po ng mama at papa ko. Hanggang sa lumaki po ako, umabot po ako sa ganitong edad. Puro lipat-lipat lang. Ganun po ang punta. Kumbaga si Jeremy, nagsasariling buhay. Kami rin po nang palipat-lipat din po kami. Parent rent din po kami kasi wala po. At sariling bahay. Ma, pinalis po kayo. Opo. Biglaan kami pinalis yung sinabili ni teacher na namin na lisa. Opo. So, yun. Ikaw, Lea, may tanong si Kuya Vincent. Ano ba yung tanging kayo? Po na, gusto ko po talaga na, na makapabahay kami. Nang, sana po, hindi man po sa sakto, parang, sana po may extrang budget po kami na kapag kailangan po, hindi na kami kukulang, hindi na namin kailangan mangutang sa iba. Yun po, tsaka si Lola po, nasa Cavite, nagkakasambahay po. Para po may panggawa kami ng bahay. Para makapumahay na po. Kaso alam po, kulang din po yun kasi marami po talaga kami. Binabayaran. Opo. Wala ba kayo nanay sariling lupa po? Biyahan mo, Lea, kapag mayroong biyayang dumating, ay dadalhin ko dito. Masatsaga lang po tayo, So, ayan, may abot po ako sa inyong biyaya. Mula po ito kay Tita Heidi, Nagpaabot po sa inyo ng pagmamahal, nanay. Para meron po kayong pang bili-bili dito ni Leanne. At saka pang mapasok ka na naman by, Lunes, di ba? May meeting po sa Lunes, ma-awarding po ng with honor, ganun po. Wow. Para po sa graduation. Wala pong pasok sa Lunes. Ay, wala pasok? Opo, may meeting lang po, mapa-meeting po. Mapa-meeting po. Oh, Leanne. Salamat po. 10-2-5. Salamat po. Salamat po, Tita Heidi. Salamat po. Yan. Para sa inyo yan, Para meron ka ng, allowance. Pabili mo ng mga kailangan mo na magana pati ang mata mo. Grabe yung iyak ni Leanne. Ben, kung umiyak ang dito na sa tabi mo, sabay natin paglalaban nagdadaan at sabay upang sabay din natin mapagtagumpayan ang mga problemang pinagdadaan natin sa iyo. Kung minsan, prayas tayo. Minsan kung gusto na lang natin mapag-isa dahil gusto natin tingkimin yung nararamdaman natin, tayo lang natin sabihin sa iba dahil alam natin yung masasabi ng iba. Minsan, isiraan pa nila tayo. Pagkakalat pa nila yung kwento natin. Gusto natin, tayo lang yung kakalat. Gusto ko ngayon, tayong dalawa lang yung mukha ka lang. Basta, anong masabi mo? Ayun, salamat sa pag-comfort at ganun din sa'yo, nandito lang din ako na nandito din ang Team Kalingap, nandito lang din kami para sa'yo. Parehas tayo may problema. Kaya, yun, nang sana lakasan din natin yung loob natin at manalig lang tayo sa Panginoon. Tsaka, sana tumagal pa yung mga pagtutulungan natin sa mga nararamdaman at saka nandito lang din ako para pwede tayong magkwentuhan, magsabihan ng mga problema, makikinig ako. Nandito lang din ako, nandito kami at nandito ang Team Kalingap para sa iyo tsaka para sa ating lahat. Yun po. Gusto lang itong alayan ng isang kanta para naman kahit paano gumaan para mo. Rebe ka na? Ay, pakanta.
Pinamastan kita. Huwag mo lang. Napangarap kong ikaw ay akin. Ito'y ang labi. Ipapigad mong iti. Umabot hanggang sa langit. Iparin na kalapit. Nuunahan ang kaba sa aking dibdib. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa iyo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang lingkong pagtingin. Anong masasabi mo sa performance ng pagkanta o sa'yo? Okay lang, sa ang galing mo palang kumanta, hindi nga ako, hindi ako singer pero nagkakanta din ako pero hindi kita mabibigyan ng sample kasi nahihiya ako, sasayaw ako magaling. Di sa pagkanta, alam ko naramdaman mo na medyo kinakaban ako sa bagay. Dahil yung voice ko medyo nanginginig, dahil nga sobrang ganda mo, nahihiya ako. Hayaan mo minsan, baka minsan aranahin naman kita. At yung pagsinunsunod na pintaw dito eh, mali mo araw-araw kitang kantan. Salamat. Salamat sa ano, sa magandang kanta mo na nagustuhan ko at alam ko rin yung kanta, gusto kong makisabay. Salamat kasi first time ko nakantahan ng ganito na nasa harap at nasa tabi ko. Salamat. Salamat sa kanta mo at ikaw rin, napaka-pogi mo rin. At huwag ka rin mahiya na ano, kasi may sarili kang postura. Ang pogi mo at ang ganda ko na pares tayo naman na may itsura. Huwag ka mahiya. So, ayun na, parang nagkakakuha na kayo ng droba. So, ayun, thank you, Leian. Nagkakuha na kayo ng ganda ng droba. Kasi dahil sa pinagdadaanan, sa problema, basta ayun tandaan, normal lang sa buhay ang may pinagdadaanan na problema. Basta huwag tayong papatalo. Pandyan si Lord, sama-sama natin, ano, lagi lang tayo magkadasal, ano, nagsimulang laki Lord ninyo, at huwag kayong susupok sa amin ng buhay, ano, blessing nyo, very real, ayan, ano, parang nag-usap pa yan, hindi mo yung damit, oh, para sa yung gray, so, ayan, Leian, sana napasayakan namin ni Tita Heidi, ano, sa pinabot sa yung biyaya, ano masasabi mo sa nangyari ngayon araw. Salamat po na hindi po namin ni Mama ay nakala na pupunta po talaga kayo dito at tutulungan po kami ni Tita Heidi. Salamat po sa perang binigay niyo po sa amin at sa iyo din po, Kuya and or Sir Vincent Kalyadan. Sobrang salamat po. At sa mga viewers po na makakapanood po nito, sana ma-inspire po kayo at huwag niyo po kaming iba sa mga personal na reason po namin sa buhay. Sana po magtuloy-tuloy po ito. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat. Sa'yo din, Jeremy. Maraming salamat sa'yo. Alam ko parehas tayong pinagdadaanan sa buhay. Makakaraos din tayo. Malalagpasan natin ito parehas at sabay. At hahamunin natin lahat ng problema at pagsubok para sa mga pangarap natin para maging successful tayo in the future. Yun lang. Maraming salamat din sa iyo at sa pagpunta dito. Nagagalak ako makita ka at makilala pa. Nagpapasalamat din ako dahil nakita-kita ngayon. Nakilala kita kahit ngayon lang. So, mali mo sunod araw, hindi ko naman. Hayaan mo. Sabay nating malalampas ang mga problema dinadala natin. Sabay nating paglalaba ng sitwasyong pinagdadaan natin. Sana balang araw maging successful tayo sa buhay. Lahat ng pangarap natin sa buhay makamit natin upang sa loob maging maginawang ating pamumuno. Oo naman, salamat sa iyo. Sa